Kami ang kauna-unang sumikat na bulalo dito sa Metro Manila. Akala kasi nila ang bulalo pare-pareho. Pero sa amin, naiba, kakaiba. Eh, magugulat sila kasi dalawang bulalo namin. Tapos may utak din ng mga ito, makikita mo yung utak niya na gusto mo, ito yung itataktak mo talaga. Karaniwang alam lang ng iba, yung bulalo na may laman, may mga gulay, tapos yung palagay yung luto niya. Yung bulalo ang alam na natin, na pupunta natin sa Tagaytay. Ito meron din. Pero yung pinakasikat sa amin, yung isang bulalan namin, yung regular nga. Ito yung sinigang na pata. Pata ng baka. Good fortune na siya. Good fortune na siya. Sa maliliit na tao na mas maliit pa sa akin. Ako nga pala si Dakila Pineda, ang may-ari ng sikat na bulaluan dito sa Espanya. Maraming ulam ang inaalok ng bulaluan sa Espanya. Nagkaroon na tayo dyan ng kambing, meron na ko tayong manok, may mga isda na rin tayo, tilapia, hito. Sinigang sa miso na ulo, maya-maya tabang po. Tapos inyem po, chicharong bulaklak, lechong kawali. Meron na rin po tayong itik, fried itik po. Meron na rin po tayong mga lechong kawali, chicharong bulaklak. Kahit ipagtanong mo sa mga jeepney driver, taxi driver noon, kilalang-kilala ang bulaluan sa Espanya. Kami ang nagsimula ng bulalo. Halos na wala pa yung ibang bulaluan dyan. Kami na ang original na naunang bulaluan sa Espanya dito sa Metro Manila. Bata pa kami nung nagsimula ang bulalo. Sumatotolag siguro mahigit 40 years na ang bulaluan. Hindi dito sa Espanya. At nung nalipat kami dito sa peso na to, hindi kami iniwan ng parokyan mo namin. Taxi driver, jeepney driver, dito sila kumain, grupo-grupo sila. At marami na rin kasing kumakain dito na mga kilalang tao, mga artista. Bando, Sinatis Aquino. Masarap na bulalo naman ang titikman natin dito sa Bulaluhan sa Espanya. Vice Ganda, madami, mga kumakanta. Na, Six Cycle Mine, Parokya ni Edgar. Kumain na rin dito, katulad yung sa mga PBB housemate that marami sila, hindi ko na kaya banggit nila. Kumain na halos nila sila dito. Bali kami ay mayroong dalawang klaseng bulalo. Kasi yung isa, bulalo na kinalakhan natin na malaman. At yung isang bulalo namin na itatawag namin yung regular na bulalo,
ito ay bulalo ng pata, pata ng baka o kalabaw, na ang pagkaluto ay pagkasigang. Magtataka kang bakit sabi mo bulalo pero sinigang. Pero dito kami nakilala ng mga taxi driver. Yung tamang-tama na yung alat niya, yung lambot ng laman. Tapos makikita mo yung mga gulay na nakalagay dyan. At yung pinakamasarap sa bulalo yung ano eh. Yung sinasabi lang may sinusup-sup, yung utak ng bulalo. Nalalagyan, kung lalagyan mo pa siya ng bawang, talagang sobrang sarap na yung fried garlic na ilalagay mo. Tapos saka mo ilalagay sa isang sort of toyo. Panalo ka na. Sa mga Pilipino, kahit sabihin mo, kung ang gusto nila ng minsan, ang luto nila ng sabaw, sinigang. Yung kaiba naman, yung iba, nilaga. Kaya sabi natin, dalawang ano siya, na masarap na comfort food ng mga Pinoy, isang nilaga, isang sinigang. Lahat kami nagwe-waiter. So lahat kami umaharap sa ano. Kailangan asikasuhin mo ang customer. Huwag mo pababayaan ang customer. Kasi customer yan eh. Customer, alagaan mo ang customer. Kumakain yung iba, nagustuhan, bumabalik talaga. Masipag ang sasabihin ko, masipag ang parehong magulang ko. Sila lahat ang gumagawa no dati. At ano, disiplinado silang tao. Masenso yung hanap buhay na sinimula nila. Na mula bangket, ha? Talipat kami dito. Ang ituro din sa amin ng magulang namin, pinasa lang sa amin, panganayat ako, hindi ano, lalabas ang bulaluhan sa Espanya. Kasi pagsisikap nila yung pareho. Sa tagal na ng bulaluhan sa Espanya, marami ng alaala ang nabuo sa kada sulok ng tindahan na to. Anong gusto ninyong sausawan, toyo, o kaya pati silikalamansi, tapos saan nila ilalagay sa kanin nila.
sasama ng sabaw, panalo ka na. Sa sarap nito, mabibiting ka. Sa akin, yung special, sakto lang yung isa. Yung regular naman, kailangan laging dalawa. Hours kasi kami, kaya lahat ng anong tatrabaho sa gabi, na namamasyal, galing sa hinuman, nandito dito. Kaya ano talaga sila, pag daan, dito sila babanlaw para matanggal ang tama nila. Pinakaunang customer naming artista dati, nung nasa bangketa pa lang kami, ay si Jay Manalo. At yung mga makilala natin ngayon na celebrity ng YouTube na mga flip-top, kumakain din dito. Si Nadelo, Saito, na ito'y makikita mo na pata siya na wala talaga halos na laman. Puro lang siya litid. Malitid siya. Kaya ito'y minsan ay malakas kami sa mga nag-iinuman. Yung sabaw pa lang. Yung sasabihin nila pambalaw na pag nakainom ka na. Kahit yung buto, pag kasama ng litid, yung nakadikit ng litid, yung mga ngangat-ngatin mo para sa para solve ka na. Siguro kami lang unang nakilala. Dahil siya sabi nila, iba pa rin ang original. Kami magkakapatid na nag-aasikaso nito. Tapos kasama yung mga asawa, kami na nag-aasikaso nito. Kasi ang mga asawa ng kapatid ko, pamilya pa rin, no? Nakaluwag-luwag, nagkaroon ng mga tauhan. Pero minimintan na lang na namin. Sinasabi namin na kailangan na lang gawin. Tanungan ng magulang namin na paano ginagawa. Mula sa paglilinis ng bulalo, paano pagluluto, paghahango, itinuro sa amin. Ang bulaluan sa Espanya ay sinimula yun ng mga magulang namin. Airpot ko, tubong Bulacan, Kalumpit Bulacan. Airpot ko naman ay Batangas, Batangas City mismo. Dito siya sa may nagkakilala. Matagal na siya. Actually, hindi pa nga siya bulaluan sa Espanya kasi dati, bulalo lang talaga yung nasa bangketa lang yung nagtitinda kami. Ang dating trabaho ng airpot ko, nagtitinda talaga sila ng karton. Sinimula siya ng mga magulang namin. Nung nasa bangketa, nung nalipat kami dito, sa kasa nagkapangalan na Bulaluan sa Espanya. Kasi nga, along the road kami ng Espanya.
Sa mga hindi pa ho nakakalam, kami ay po ay located 2166 Beta Building, Espanya Boulevard. Kaya yung LTO West, tapat po kami ng Meralco. Ang Bulalo special namin, kakahalaga lang ng 228. Ito yung nilagat. Ito yung may laman, may bone marrow, may gulay, at may mais. Ito namang regular bulalo namin, ito yung nagkakalaga ng 138. Pwede ka mamili kung ano gusto mong parte, kung talampakan ba yan, tuhod, o kaya yung bias. Pero kung gusto mo yung may utak, yung additional utak, gugustuhin mo na yung tuhod at sasabihin mo, pwede yung may utak. Para sulit na sulit talaga yung pagkain mo ng bulalo regular.